Ngayon po ay NSTP time namin. So ito po yung pinakahihintay namin na mangyari na magkaroon kami ng programa sa community. By the way guys, sa Lower Kabatangan nga po pala magaganap yung aming programa. Ayan na nga, sa napapansin nyo, parang na-excite na talaga kami. Pero sa totoo lang, hindi talaga namin alam kung maging success ba talaga itong plano namin o itong programa namin sa community. Kasi kailangan kasi talaga namin itong isucess. So ayan, pangiti-ngiti lang kami dyan. Pero sa totoo lang, kinakabahan talaga ako o yung iba na kung mag-success ba talaga itong programa namin. So kung may mga mini fan pala kayo, abay meron din ako, meron din kami, mas malaki yung sa amin, Charis. Ang init kasi talaga, pero sa bagay, hindi pa kasi nakaandar yung sinasakyan naming eroplano, Char. May nakita nga pala akong pagkain dyan, kaya humingi ako kasi sakto gutom din ako. Pero alam nyo guys, kakaiba talaga ang lasa ng pagkain na to. Sa reaction ko palang, mapapansin nyo, sobrang asim talaga niyan. Pero masarap daw, sabi nila. Sabi pa ng isang classmate ko, may tamis daw yan na lasa. Hinintay ko talaga kung nasaan yung tamis. Pero prank lang pala, Char. Pero alam nyo guys, ready na po talaga kami dyan kasi noon pa man pinaghandaan na po talaga namin tong programang ito para syempre hindi naman makahiya sa teacher namin, diba? So syempre pinaghandaan talaga namin to kaya alam na namin kung anong gagawin namin pagdating namin doon. Naiinitan nga pala dyan si Niljan Mama kahit naka-andar na yung bus. Ewan ko kung bakit kasi kami naiinitan din. Mainit kasi talaga sa mga oras na yan guys, grabe. Dito nga pala banda guys, nag-video ako kasi nga sobrang ganda ng tanawin, like feel ko nasa probinsya lang ako. Yung ibang classmate ko nga pala sa mga bandang dyan is nakatulog kasi nga medyo masarap-sarap na yung hangin dyan guys, sa napapansin nyo. Medyo malayo kasi ang biyahe namin, Char. So ayan, nakarating na nga po pala kami sa community kung saan kami magpo-program. Pero syempre, na-excite pa rin kami kasi nga ito nga talaga yung pinakahihintay namin na kung saan makakapag-programa na kami sa community na kung saan kami na-assign. Ayan, pumababang na nga kami at binilisan na namin sa pagbaba kasi nga kailangan naming habulin yung oras. Yung pagdating nga po pala namin guys, tsaka paglabas namin sobrang init talaga kaya buti na lang nakadala ko ng payong. Syempre, importante talaga ang payong para proteksyon sa katawan natin. Nakababa na nga po yung iba pero ako wala pa talaga, Char. Nasa likod kasi ako nakaupo guys, kaya kailangan mo nang pababain yung mga nasa unahan. Kita ko nga pala dyan si Daryl at kinukulit ko siya. Cute kasi, Char. Ayan pala yung president namin, Pogi talaga. So ayan, naglalakad na nga po pala kami papunta sa venue namin. Ngayon alam na po talaga namin kung saan yung venue namin. Dito nga po pala yung venue namin. Maliit lamang yung space, pero kahit maliit man yung space, basta't maging success lang yung program namin at komportable ang bawat isa, push na. By the way, nanggaling na po pala kami dito guys, nung last exposure namin sa community. So ayan, sa napapansin nyo, medyo marami ng tao, andyan na yung mga audience namin, tsaka yung guest speaker namin. Ayan naman, mag-uumpisa na po yung programa namin. So, Andy, then thank you, Betlot. Maraming talagang salamat sa pagpunta sa aming maliit na program ngayong hapon na to. No, once again, kami nga po pala ang Bread, kami pala ang estudyante ng Bread Hospital Colleges Incorporated. So, andito po pala kami ngayon upang magturo ng kaunting naming kalaman about sa livelihood program. Andy, okay, comfortable lang po ba kayo, Andy? Okay lang. Nakaintindi mo ba kayo ng Tagalog? Okay, tapos ano po ba kayo usually ilog? Mga Bisaya or... Bisaya! Mga Adiri, please Mea Colon, Abdul Kadir Rashid para sa ating play. So, please stand for the program. For the prayer na nga po pala yung mga madlang people dyan. Syempre, kailangan talaga yun sa first part para success yung programa. Okay? Atutupan ako na nag-service sila si Sir, busy si Sir. Okay? Muna ko, Sir, wala na busy ka, Sir, kay basa, mo-serve yun ang me. So after ng prayer, syempre, nagpa-introduction na kaagad si Sir Dumdum o yung head ng program. Kasi nga, marami siyang masasabi tungkol dito. So before tamo introduce atong guest speaker is naatay intermission number, no? Naatay intermission number. Isa sa amua ang mukhang ka. So ang mukhang ka, please, adobre sa atong mga. Every minute I need.
atong guest. Good afternoon, everyone. So, good afternoon. So, it is with great pleasure that I introduce our distinguished guest speaker for today's program, a remarkable individual who exemplifies leadership, dedication, and excellence in various aspects of his life. Let us give us a round of applause to Mr. Wilmer C. Bartolome. So, a pleasant afternoon to each and everyone, or should I say, maayong hapon. After nga po kumanta ng classmate ko, syempre sumunod na kaagad yung aming guest speaker. So ayan, nag-share na po siya ng kanyang thoughts about sa programa namin. By the way guys, yung programa namin is about business po siya. Gusto lang po namin tumulong sa mga audience nandito ng panghanap buhay nila, like small business, ganun. So andito kami upang tulungan sila kung paano. Mag-distribute po kami ng kits para makasunod po kayo kung paano gawin samples lang po. So ayan, dinidistribute na po namin yung mga materials dyan na gagamitin kung paano gawin yung business na gusto naming ipahiwatig sa kanila. So kapag magkain na po kayo ng ice candy, ang ending, pag nasipsip nyo na yung ano, sa unahan ng Milo, ang dulo ng ice candy is parang cookie na lang or ice na lang. So ice candy nga po pala yung gusto naming i-share sa kanilang small business. Syempre lahat ng business mag-uumpisa man talaga sa maliit or sa small business. So, kaya kailangan ng talagang pagtiyagaan at wag lang susuko. So kasama ko nga po pala dito sa labas yung mga boys namin. O diba, pa-cute-cute lang ang ambag char. So na nga po pala yung mga cutie at astig at syempre mababait kong mga kaibigan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Hindi ko nga alam kung ano nangyari kay Abrera dyan, para kasi siyang nalungkot na parang ewan, char. By the way, lumabas nga po pala ako saglit kasi parang masyado nang masikip sa loob, kaya andito muna ako sa labas. Ay, attitude si Abrera ah. Char. Inidyohan ko na din po pala yung mga magaganda kong classmate dito sa likod. Loki-loki lang, pero grabe, apaka-fresh nila kahit sobrang init na. Ayan guys, sa napapansin nyo, medyo busy-busy talaga ang mga persons kasi nga gusto talaga sila or willing talaga silang magkaroon ng small business. Kaya tinulungan namin sila upang umpisahan kaagad ito. Ayan mga magaganda kong classmate, nasa likod. Hindi nga sila makalapit kasi nga masyadong crowded or masikip na talaga dito sa harapan. Kaya dyan na muna kayo. Ganda-ganda muna ang ambag niya dyan. Okay, next na. So, next na? Hawakan na po yung enjoy mixture ito. Then ito po yung ibubuhos ninyo dun sa 4-star shake. Ibuhos po. For the following instruction talaga ang mga person, kailangan talaga nilang maka-follow sa instruction kasi nga upang mag-gets nila or para makuha talaga nila yung pagkagawa talaga nung ice candy, na kahit ice candy lamang to, pero malaking tulong na to para sa kanila, para sa hanap buhay nila. So gantong business pala yung tinuro namin sa kanila guys, kasi nga alam nyo kung bakit. Hindi kasi siya masyadong magasto, tipid talaga siya sobra. Kaya ito yung tinuro namin sa kanila or narecommend naming business sa kanila. O ayan, sa nakikita nyo ang ganda ng pagka-melt sa iba. Pero lahat naman sa kanila is magaganda talaga yung kalabasan. Kaya binigay todo talaga ng mga mudra girls. So, yung price po na gagawin ninyo para sa ice candy na ibibenta nyo, pwede po siya depende sa size ng plastic na meron kayo. At ngayon ay ilalagay na nga po pala nila sa plastic yung ginawa nila. Syempre para ready na matali, tsaka ready ipasok sa rep at para patigasin. So habang ginagawa nga nila yung mga business nila or mga small business nila, no, napapansin ko nagtutuwaan lang sila, parang enjoy lang sila sa ginagawa nila, ay dapat lang, char. At sa napapansin ko, nahihirapan talaga yung bata kanina pa. Ano kayang balak niyang gawin? Ginagawa mo! Bitaw, mag-enjoy lang tayo. Perfect kayang pagkalating. Perfect kasi ate, oy. May kayo ni ba businesswoman? Perfect kayo yung businesswoman. Yeah.
large yun, ikaw kayong balay. Mabait din nag-ref ka ron. Size candy so, lang. I-include na rin po namin yung games dito ha. Sino po ang makakagawa ng... Marami. ...ng sampung ice cream? Nakalokate ang house and lot doon sa baliwasan. Laban Lola! So syempre may mga games din kaming hinanda sa kanila para naman maging masaya ang programang ito. At hindi lang ang mga may panalo ang makakatanggap, kundi lahat yan sila guys, makakatanggap yan sila. Syempre, para walang sad. Kalaban! Meron pa po tayo next game, but mawala ng pag-asa. Huwag mawala ng pag-asa kasi mauuwi niyo ang scandy. Hindi sa nang tigas. Uy! Uy, sa candy ka sa loka. Nabigyan na lahat. So, dapat enjoy-enjoy lang ang programa. So, ayan, binisita ko nga din po pala yung mga kumpare ko sa likod. Giniagawa mo! Siyempre, binisita ko din yung mga babies ko sa likod. Nakakasi magtampo sa akin, char. Siyempre, binigyan din namin ng pagkain ang mga audience namin at pati inumin. Aba, malay ba namin? Gutom na sila, diba? So, kailangan din nilang kumain. Sige, kain na muna kayo at hindi pa tapos ang lahat. Sipit! Sipit!
5. Perfect! 5, 5 the 5. Okay. Okay. Sa numero uno. Congrats, madam! Grabe ako't award! Consolation prize! Ito 500,000! Kayo mga nanalo na po, okay na po, meron na po kayo. Yung iba naman po. Para lahat makakatanggap. Yung mga wala po nanalo sa game.
Okay, Mr. or Sir Dante and Dungdung for inviting. And also thank you to the students of Brent, headed by the class president, which is Rashid. So thank you for inviting me as your guest speaker. And especially thank you sa mga tao from Sunrise. Sunrise. So thank you so much. So, certificate of appreciation is presented to Wilmer Sir Wilmer C. Bartolomei in grateful recognition for his invaluable contribution as a research speaker on the livelihood program with a team of Pagsikat ng Araw at Pangkabuhayan para sa barangay Sunrise Lower Kabatangan. Given this 6th day of May 2024 at barangay Sunrise Lower Kabatangan, Zamboanga City. Activity Head in Charge, and Rio Alfredo Aceas, Community Coordinator. Wow! Good afternoon, everyone. So grabe talaga yung programa namin, guys. Unexpected talaga. So ayan, nagsasalita na nga po yung ano ng barangay. Okay, NSTP students and friends. Hospital College Incorporated. Okay, ang Sunrise Field, isa sa napili nila na community beneficiaries ng mga service project nila. So thank you very much, sir. Ma'am, thank you very much. Maraming salamat din sa inyo lahat sa binigay niyo sa amin kayo ng konting kalaman para sa mga member ng BNPCA. Thank you, Andy. God bless. So sa wakas, natapos din po yung programa namin. Syempre, laking salamat talaga namin sa mga taong pumunta at lalong-lalo na sa guest speaker namin. Maraming salamat po talaga. Syempre, after ng programa namin, abay nagligpit na kagad kami sa mga gamit namin kasi hinabol namin yung oras. Nag-await kasi yun sa amin ng bus. So maraming salamat po talaga sa mga tao. Sobrang saya po talaga namin at hindi po talaga namin in-expect yung programa namin na ganun kasaya sobra. Kaya napaka-thankful talaga namin sa bawat isa sa pagtulong-tulong ganun-ganun, char. So sa mga part na to, guys, sobrang tuwa talaga namin, guys, or sobrang saya talaga namin dahil hindi namin in-expect yung mga nangyari. Like, alam mo yun, ang saya talaga, as in, kahit ako nag-edit ako ng vlog na to or nag-voice out ako, guys, natatawa ako na parang ewan, char. So ayan, paakyat na nga po pala kami sa bus at kami ay babalik na sa school. Syempre, kung mainit kanina, abay mainit pa rin ngayon. Grabe. Pero laban pa rin kami kasi para sa future lang din namin to. At least, tapos na ang lahat. At syempre, gusto naming malaman kung ano ang masasabi ng teacher namin sa programa namin. Lahat na, nandito. Wala nang naiwan doon. First, I would like to say congratulations. Yay! Yeah! Well done.
Yes, that's one. Sumaya yung mga panatuhod. Yes. Correct. Sino ba namang hindi sasaya, sir, diba, sa hinanda naming or pasabog naming programa, char? Siyempre, pasalamatan din namin yung guro namin o si Sir Dumdum. Apakabait niya sobra. Alamin na yun. Salamat nga po pala talaga, sir, sa pag-guide po sa amin. Hindi pa man tapos ang lahat, pero lalaban pa rin po kami para sa pangarap namin, char. Siyempre, para sa grades, ano ba kayo, char? By the way, simula nung dati pa, ngayon lang po pala ako nakakita na magandang conductor, char. Nangungolekta nga po pala yan siya ng index card, kasi sa index card po is serve as our attendance. And dapat enjoy pa rin. Bye! Don't run out! Don't join! Basahin lang pabor! Dust lang pabor! Grabe talaga yung energy ni Darshilin tsaka ni Nafi kahit pauwi na kami. Energy pa rin. Habang kami dito sa likod, palokey-lokey lang. Kunwari, hindi stress, pero stress na pala yun. Pero laban lang. Alaksan. Char. O diba kahit nasa bus, nag-video kay Char, saan kayo makakahanap nun? So grabe talaga, ang saya talaga namin sa mga oras na to, guys, kasi hindi talaga namin in-expect na maging success yung program namin. Kasi alam nyo yun, kanina papunta pa lang kami sa community, iniisip talaga namin is maging if maging success ba yung program namin. Tapos ayun, hindi lang namin in-expect kasi nakahelp na nga kami sa kanila about small business, tapos napasaya pa namin sila, kaya sobrang natuwa talaga kami. So nakarating na nga po kami dito sa Brent Hospital and Colleges Incorporated, char. So ayan, pababa na nga po pala mga persons at bit-bit na kung anong kailangang bit-bitin. At nilapit pa nga ni Abrera yung mukha niya dyan o sino ka. So ngayon ay papasok na nga po pala kami sa hospital upang magpa-check up ng BP, char. Syempre sa school kami papasok, ano ba kayo, char. Pupunta nga po pala kami sa covered court para mag-meeting if ano yung kainin namin kasi nagugutom na din po kami sobra. So habang andito kami ngayon sa covered court, abay nag-usap-usap muna kami dyan at nagpa-fresh ulit kasi nga nag-decide kami na lalabas sa campus upang magkain. Kasi gutom na talaga kami sa mga oras na yan. Tamang pakit muna ang mga beshi ko. So ngayon ay lalabas na nga po pala kami ng school para magpunta at kumain sa Secret Char. Siyempre nagkukommute lamang po kami kasi wala kaming budget pang taxi. Pero worth it naman yung pag-jeep namin kasi... Uy, Char. So sabi pa ni Caldosa dyan, bebe time daw muna siya, Kimi. Yung kinausap po ngayon si Abrera kasi tumahimik. Ewan ko na parang ewan. Tapos yung mata niya, tingnan mo yan. Walang ganun-ganun. So andito na nga po pala kami, nakababa na. At syempre kailangan mo na naming pumili kung saan kami dyan kakain. Sa King Frost Cafe ba? So lumapit muna kami dito, guys, para magpili kung masarap nga ba dito or kung magkano. Pero nung nalaman namin, apakamahal, abay umalis kami kaagad. Hindi kami nagdadalawang isip. So okay lang naman, guys, pero itry muna namin dito sa kabila if okay ba. Pero hindi na lang kami pumasok kasi sa labas pa lamang mamahali na siya. Char. So dito na lang sana kami papasok, guys, kaso wala talaga, di kaya, char. So dito na lang kami sa ole-ole kasi ito man talaga yung napag-usapan namin na which is mag-ole-ole talaga kami. So ngayon hindi kami nagdadalawang isip na pumasok. At in fairness, pagpasok ko pa lang dito,
Siyempre, may salamin sila kung saan mag-picture-picture ka muna kasi dapat fresh ka. Sige guys, salamat sa panonood. Keep safe everyone. Bye!